love, out of love. Kaya di ko man kilala kayong lahat, di ko man kayo namumukhang lahat, ginagawa ko ito sapagkat mahal na mahal ko kayo. Bakit? Ang pagmamahal na taglay ko ay walang sukat, walang kapalit. Hindi ako naghahangad ng kapalit sapagkat iyon ang pag-ibig na tinatawag na agape. The highest kind of love, which is God's love. Pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. So, tingnan nyo, lalaki, babae, hindi naman magkilala. Yung isa Bisaya, yung isa Bicolano, ako yun, saka Sister Belen. Di naman kami magkakilala. Oh, pero na-inlove ako sa kanya. Siya naman, hindi na-inlove sa akin. Pero dahil inlove ako, kahit hindi niya kuminahal, minahal ko pa rin siya. Inialay ko ang aking sarili, alang-alang kay Kristo. Amen ba? So, pangatlong dapat gawin ng tao ay para makatulad tayo kay Kristo at makasunod kay Kristo at madala natin ang magaan ang lahat na pahirap na dinanas ni Kristo, the so-called cross-bearing, we must do it out of love. Ibigin natin. Ibigin mo ang ginagawa mo. Ibigin mo ang pagparito tuwing araw ng Sabado. Kahit na malayong malayo ka, kahit saan ka pang galing, dito natatandaan ko, mayroon ditong bumababa tuwing Sabado, araw ng Biyernes, galing sa Isabela. Kasama nila ang tatay nila. Dumating sa akin tanggapan, gustong i-pray over yung tatay nila. Kako sa tatay, wala ka naman sakit sa itsura mo. Ilan taong ka na ba? Sabi niya, 97. Kako, 97, magpapa-pray over ka pa? Ano pa kako ang gusto mo? Pahabain pa ng Diyos ang buhay ko. Bakit kako? Ito, tatlong anak kong babae, matandang dalaga na wala pang asawa. Gusto niya, bago siya bawian ng buhay, makapag-asawa yung tatlo niyang anak. Ang sabi naman, tatlong anak, ibig sabihin niya, brother, may pag kami nag-asawa, mamatay tatay namin. Hindi kami mag-aasawa. Awa, siguro maraman ang buhay pa ngayon yun. Mag-aamang yun. Amen ba? So, remember, love conquers all. Makukuha mong pagkaitan ang sarili mo dahil may minamahal ka. Inialay mo ang sarili mo sa Kanya. Iyan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Inialay niya ang kanyang sarili. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang lahat ng katangian bilang isang Diyos. At nagkatawang tao siya, namuhay na isang tao tulad natin. Para maranasan niya, maramdaman niya ang nararanasan at nararamdaman ng tao. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, hindi pwede yung wala kang gagawin. Just believe and you are saved. Because the moment you truly believe, you will do these things. Pag believe ka sa isang tao, makikinig ka. Susunod ka. Gagaya ka sa kanya. At makakatulad ka rin niya na guwapo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Sino gustong umaba ang buhay? Ang isang pantanong ko sa kasama ko, ano ang nais pumapasok sa isip ng taong nagkakasakit?
lalo na kapag matindi na ang karamdaman. Ha? Ano ang sumasagi sa kanyang isipan? Kamatayan. Takot. Takot na mamatay. Ang tanong ko, hindi ba kayo natatakot mamatay? Ha? Bakit namamatay ang tao? Ha? Bakit namamatay ang tao? Namamatay tayo sa buhay ngayon para tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Amen? So, these are the things we are going to do. Remember, sabi sa aklat ni James na Santiago, faith without works is dead. Yung paniniwalang walang kalakip na gawa ay patay. Paano pinagpapala ang tao? Sabi doon sa James 1:25, and he will be blessed in what he does. Pagpapalain tayo ayon sa ating ginagawa. Kung wala kang ginagawa, wala kang pagpapala. Kung mayroon kang ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, may gantimpala ka. And finally, sa gabay ng pinggulya, tinatala. Sa kamay, finally, kung ngayon may bagong buhay. Kung ngayon ay pinagpala. Kung ngayon ay pinagpala. Kung ngayon ay tagumpay. Kung ngayon ay tagumpay. Kung may pagsubok pa, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan, sa pagkakasarantas ng kamalaran. Itas ang mga kamay, finally, kung ngayon'y malaya na, kung ngayon'y malaya na, sumigaw ang mayaman na. Magaling na! Kung ngayon ay magaling ka, finally! Sabay-sabay! Yes, sir! Finally! And finally! Finally! Kung ngayon may bagong buhay! Kung ngayon may bagong buhay! Finally! Ako ngayon ay pinagpala! Ako ngayon ay pinagpala! Finally! Sumigaw mga tagumpay! Purihin ang Panginoon. Tasan yung kamay. Magkahawak. Yung lumalakad na yung hawakan mo. Para hindi makaalis. Ha? Yung mga sumakay na sa kanyang jeep, hatakin mo. Finally na. Pag finally kasi, mabilis na, no? Hinahintay. Sabi niya, sabi ng isa, at salamat, finally na. Matagal-tagal na yung finally niya na hinihintay ko. Finally, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, dapat alam natin kung ano ang kanyang kalooban. So ang tanong ay, paano mo malalaman ang kung ano ang kalooban ng Diyos?
paano? Ha? Sa Sabado. Kayo na may pili niyan, ha? Ha? Kaya masasabi ko, Sister Belen, kasi hindi siya makatulog. Sabi niya, di pa nakatulog. Wala ka na, tapos ka na. Ha? Eh ngayon siguro, hindi makatulog yun kasi kailangan makinig siya. Ha? Kasi inuurasan niya ako. Sabi, pag hindi ka kinulang sa oras, sabi niya, di tayo pupunta ng Australia. Kaya ngayon, sinubrahan ko na sa oras. Amen ba? So, sa Sabado, anong dadalhin nyo? Prayer request, pabaon. Sinong pababaonan? Kayo o ako? Tinan nyo yan, no? Kayo maiwan. Dapat kayo ang magpapabaon. Pero I have denied that. Sa inyo na lang yung pabaon na yun. Sa inyo yung pabaon na yun. At ako'y naniniwala na lahat na darating sa Sabado, kahati ng kalahati ng kayamanan ni Sakiyo. Sino ang gustong tatanggap ng kalahati ng kayamanan sa Sakiyo? Ang makakahula ng Ebanghelyo sa Sabado, gagantimpalaan ko. Gagantimpalaan ko. Walang makakaalam ng Ebanghelyo sa Sabado. Hindi ko gagawa ng outline. Bahala manghula si Brother Rene kung anong babasahin nila. Amen ba? Mataas ang kamay niyo. Sabihin niyo, Panginoon, sa araw na ito, alay ko sa iyo ang aking sarili bilang buhay na hain at handog na kalugod lugod sa inyo. Nang sa gayon, malaman ko sa araw ng Sabado kung ano talaga ang kalooban mo sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, tasa kamay. Ito ang sisigaw nyo ng tatlong ulit. Chak yun. Ano yung chak na yun? Yung gantimpalang nakaraan sa inyo, darating sa Sabado. Ulitin nyo nga, chak yun. Darating sa Sabado. Are you ready? God bless you all. See you next Saturday. Sana, kaya siya na, ay sumakay.